بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Opo mga kapatid, ito po ang lecture series ng ating paksa tungkol sa mga pagsubok. At ito po ang pangatlong pagsubok o exam na ating pagdadaanan dito sa buhay natin sa mundo. Walang iba kundi ang tungkol sa kadar o tadhana o kapalaran. Natalaki na natin ang unang pagsubok patungkol sa mga kautusan at para makapasa dito, dapat nating sundin, isagawa. At ilang mga halimbawang natalaki natin sa mga kautusan, number one dyan ang tauhid, ang kaisahan ni Allah, ang pagsunod sa sunnah, ang pagdarasal, ang zakah, ang mahusay na ugalit asal. Gayun din natalaki natin ang pangalawang pagsubok, ito ang pagsubok sa mga pinagbabawal. Ikalawang exam na kung gusto mo makapasa kapatid ko, dapat mong layuan, iwanan. Ilan sa mga halimbawang natalaki natin dito ay ang zina, ang riba, ang pagnanakaw, ang alak, ang sugal, at number one ay ang shirk, ang pagtatambal sa iba sa pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman ang pangatlong pagsubok ay ang pagsubok sa kadar, ang tadhana o kapalaran, mabuti man o masama. Opo, dalawa ang sanga ng pagsubok na ito. Ang kadar kasi, si Allah subhanahu wa ta'ala alam niya na lahat. Mula simula hanggang sa huli, dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay. Ang sa atin ngayon bilang alipin niya ay kumilos, sumunod, at ipasa ang mga pagsubok na ito para maging karapat-dapat tayo una sa kanyang awa, tapos ay maging dahilan para papasukin tayo sa inaasam-asam nating lugar na walang hanggang kasiyahan, ito ang Jannah, ito ang paraiso. So ano yung mga halimbawa ng mabuting kadar o mabuting kapalaran? Nandyan yung makapasa ka sa exam, malulusog ang miyembro ng pamilya mo, ikaw ay na-promote sa trabaho, malakas ang negosyo mo, meron kang bagong kotse, meron kang sariling bahay at lupa. Yan ang mga halimbawa ng maganda o mabuting kadar. Samantala, ang tinatawag na masama o negatibo o hindi magandang kadar, ang mga halimbawa nito ay bumagsak ka sa exam, lugi ka sa negosyo, napatalsik ka sa trabaho, nasunugan ka ng bahay, nanakawan ka ng kagamitan, o di kaya matayan ka ng mahal sa buhay. Ito sa tingin natin negatibo, pero ang totoo niya mga kapatid, sa mananampalataya, ito ay kabutihan. Lahat, no? Sasabihin natin yan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam maya-maya. Tandaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang nagpaparty sa lahat-lahat. At ang pagpaparty-party niya ay equal. Walang unfair. Sinabi niya sa Quran, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Sa aya na ito, sa sinabi ni Allah sa Quran, kami ang nagparti-parti na sa pagyayitan ninyo na mga nilikha dito sa mundo. Kaya ang ilan ay inangat ng antas, ang ilan naman ay hindi. So sa kaalamang ito na si Allah subhanahu wa ta'ala nagpaparti at alam natin na kabilang sa katangian niya na siya ay makatarungan, kinakailangan ang maiwan sa atin bilang alipin niya ay isuko ang ating mga sarili sa kanyang kagustuhan para maging matuwid ang ating buhay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay at maipasa natin ang pagsubok na ito. Paano mo maipapasa ang pagsubok na ito? Kinakailangan magtiis ka, magpasalamat ka. Magtiis ka kapag ka dumating sa iyo mga pagsubok na parang negatibo, no? O masama, sabi ng iba. At magpasalamat ka sa oras naman na dumating ang magagandang kadar. Kadalasan ng mga tao pag magaganda kasaganahan ng kanyang kalagayan, nakakalimot. Pero pag dumating ang mga kasaklapan, kalungkutan, ayan, dua, dasal, kahilingan. Katulad na nangyayari ngayon sa pagsubok na dinadanas natin, ang coronavirus. Ang mga tao ngayon, makita mo sa telebisyon, dasal, kahilingan. Pero pagka wala na ito, magsisibalikan na naman. Nakasaad na yan sa Quran. Yan ang katangian nila. Kaya ibang-iba ka Muslim. Bukang bibig mo palagi, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha Allah, kakaiba. Bukang bibig mo, lagi mong inaalala ang tagapaglikha. Yan ay ebidensya, palatandaan na ito ang katotohanan. Kaya halina mga kapatid namin na hindi pa Muslim.
tanggapin niyo ito, yakapin niyo ito ng buong katapatan mula sa inyong puso at malalaman niyo na ito ang katotohanan. Sinabi pa ni Allah sa Quran, "Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa bashiris sabirin." Sa sinabing ito ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, katiyakan, bibigyan ko kayo ng pagsubok, no, magkakaroon kayo ng takot, gutom, mawawalan ng yaman, buhay, ibig sabihin mamamatay, at maaaring ang mga bunga ng inyong taniman, ng inyong mga crops o palayan, halimbawa, masisira. Lahat ng pagsubok na ibibigay niya sa atin. Pero tandaan, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Yun ang totoo na sinabi niya mismo sa Quran. Pero bigyan mo ng magandang balita. Wabashir, sabi ni Allah, bigyan mo ng magandang balita sino ang mga nagtitiis. Kainin ulit natin para makapasa sa pangatlong pagsubok nito. Kinakailangan mong magtiis, kapatid. Kasamang pagpapasalamat sa oras ng kasaganahan. Magtiis ka. Ngayon, dahil sa coronavirus na ito, makikita natin may namamatay, meron naghihirap habang nasa kanya pa yung mga sintomas. Pero alhamdulillah, meron namang mga nakakaligtas, di ba? Nababalitaan natin, bumaling na. So, ang pinakamahalaga sa pagsubok na yan, na kadar ni Allah, na tadhana, na kapalaran, sa tingin natin negatibo. Pero ang totoo, sa mga mananampalataya, sino mga mananampalataya? Sila na tinanggap ng buong puso at isinasabuhay ang la ilaha illallah, ang walang ibang dapat sambahin kundi si Allah lamang. Yung mga matiising alipin ni Allah, ambok ang bibig nila, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan, kami ay para kay Allah. Katotohanan, kami ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagat siya ang lumikha sa atin, di po ba? Kaya siya rin lang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Kaya dapat laging handa bilang alipin, bilang mananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala, lagi mong pinapaalala ito. Kasama yan sa kadar ni Allah ang kamatayan na walang sino man ang makakatakas, lahat makakadanas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng sarili ay dadanas ng kamatayan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakahanga ang isang mananampalataya dahil katunayan na ang bagay para sa kanya lahat-lahat ay kabutihan. Ito na, katulad ng nalaman natin na ang kadar o tadhana ay may mabuti, may masama, pero ang totoo, para lang sa mananampalataya, take note, hindi para sa mga tumanggi sa la ilaha illallah, sa mga ayaw tanggapin ang walang ibang dapat sambahin kundi si Allah. So ikaw na mananampalataya, naniniwala sa la ilaha illallah, yung masamang bahagi ng kadar, yan ay kabutihan para sa iyo. Kahit ngayon matuso ka ng tinik, sinabi ng propeta, no? Kahit na matuso ka ng tinik, yan ay kabutihan para sa iyo. Sa unang pangyayari, pag natuso ka, di ba, aray, ang sakit. Pero yan pala ay kabilang pa rin sa kabutihan kung ikaw ay mananampalataya. Kung pagkukumparahin natin sa pagitan ng isang Muslim at non-Muslim, ang kadar o ang kapalaran o ang tadhana, ang kalagayan ng Muslim ay nagtitiis, nagpapasalamat, kontento siya sa anumang dumarating sa buhay niya. Naghahangad pa siya ng nakay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaliktaran naman sa isang non-Muslim. Bakit? Siya nagagalit. Diyos ko, bakit ako pa? Sinisisi pa niya ang Diyos. Hindi na ako kontento. Kung ano binigay sa kanya, ayaw niya. Magnanakaw yan, papatay yan, para makuha lang ang gusto niya. Hindi nagpapasalamat. No, binigyan na nga siya ng ganito, ganyan. Ayaw magpasalamat. Kung titignan niya, meron pang mas mababa sa kanya, hindi niya na-appreciate. Walang paghahangad ng nakay Allah subhanahu wa ta'ala. So nakita niyo ang comparison ng dalawa? Kaya kapatid ko, magpasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinili kanyang isang mananampalataya sa halip na maging kafir o disbeliever. Sinabi pa ni Allah sa Quran, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ang linaw ng salitang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, marahil ay ayaw ninyo ang bagay, ngunit ito ang makakabuti sa inyo. Marahil ay gusto ninyo ang isang bagay, pero yun ang makakasama sa inyo.
Tandaan, si Allah nakakaalam at kayo hindi ninyo nalalaman. Napakalinaw. Dapat nating isuko ang ating sarili. Dahil si Allah lamang ang nakakaalam ng lahat. Di ba nangyayari na sa buhay natin? Gustong-gusto mo ito, pero yung pala makakasama sa iyo. Ayaw mo naman ito, pero yung pala makakabuti sa iyo. So kung isusuko mo ang sarili mo sa nag-iisang tagapaglikha, tiyak kabutihan ang makakamtan mo. Ang kamatayan, marami sa atin ayaw ito. Ayaw pag-usapan, pero yung katotohanan, lahat tayo dadanas nito. Ipagpalagay mo walang kamatayan, edi buhay pa si lolo, 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 great, 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 lolo. O paano yan? Hihingi siya ng tulong. Yung lolo na isa, ang lahat ng generation na hihingi sa'yo, ako, sasabog na ang utak mo. Di po ba? So there is hikmah, there is wisdom, no? Karunungan sa lahat ng nangyayari dito sa atin sa mundo. At ang tanging nakakaalam nito ay ang lumikha sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat dapat sambahin. So pag tayo namatay, tatlong susunod. Ang pera, pamilya, at ang gawa. Pero babalik sa mundo ang pamilya at ang pera. Ang kasama lamang natin ay ang ating gawa. Kaya tiyakin mo kapatid ko na ang laman ng gawain mo ay ang mga pagsubok na ipinasa mo. Di ba? Yun lamang. Kaya pinag-usapan natin ang mga pagsubok na ito na pagdadaanan natin dito sa mundo, yan ang dapat nating pagsumikapang ipasa. Katulad ng kapag ikaw ay nasa paaralan, di ba? Ang exam dapat mo ipasa para umakyat ka sa next level of studies. Sinabi ni Allah sa Quran, "Man amila salihan falinafsi, wa man asa'a faalayha." Sino man ang gumawa ng kabutihan, ito'y para sa kanya. At sino man ang gumawa ng kasamaan, ito'y laban sa kanya. Ang linaw. Kaya huwag kang magdadahilan, kapatid ko, na yun naman pala. Alam na ng tagapaglikha ang lahat ng kaganapan. So, para kay paan gumawa ako at kumilos ako? Hindi. Mali yan. Nakita niyo ang sinabing ito? Kumilos ka, iayon mo ang kilos, salita mo. Sa kagustuhan ng tagapaglikha, nandito ang gabay, ang Quran. Ikaw ay malalagay sa tuwid na daanan. Makakamtan mo ang kanyang awa at lugod. Inshallah, maging karapat-dapat ka na makapasok sa Jannah o sa Paraiso. Ayan. At nakuha na natin ang pangatlong pagsubok, mga kapatid. Nawa ay pag-igihan natin, pagsumikapan natin, hilingin natin sa tagapaglikha na tulungan tayong maipasa ang pagsubok na ito sa oras na dumating ang tadhana na masaya, magpasalamat ka. Gawin mo pa rin ang pagdarasal. Gawin mo pa rin ang mga obligasyon mo. Sa oras naman na dumating ang negatibong tadhana o qada ni Allah, anong gagawin mo? Magtiis ka. At kung yan ang magagawa mo, kapatid ko, ay makakapasa ka, insha'Allah. Hanggang sa muli nating pagtitipon, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.